ito na ang pinakamalalaking balita at kwento sa linggong ito. Hashtag KMJS na. 8:43 ng umaga nitulang Miyerkules, abala ang tour guide na si June sa paglitrato ng mga turista sa Bantay Watchtower dito sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur nang walang kung ano-ano. Biglang yumanig ang lupa. Buti hindi pa tayo makyat dun! Meron pa! Ang kampana ng tore, bumagsak kaya nagpulasa ng lahat. Buti walang tao dun, oh! Isa lang ang 431 years old ng Bantay Watchtower sa makasaysayang mga istruktura na sinira ng magnitude 7 na lindol sa northern Luzon. Meron pa! Ay! Lala! June, kuha mo yung tipak ng bato dyan. Opo, may turista po na nagpa-register dito. Dinarang ko po dito na pwede silang magpa-picture sa amin. Nung lumapit na ako sa banga, yun na, gumalaw na. Buti hindi pa tayo makyat dun! Buti walang nasaktan nung nangulong yung may mga bato. May nasugatan naman po sa ulo po. Nabagsakan po ng bricks. Nagpasalamat nga yung mga napicturean ko. Kasi ang gusto nila, aakyat na sila. Naharang ko dito. Buti walang tao dun, oh! Father, ano na hong balak nyo ngayon na may crack na po yung bell tower o yung watchtower? Closed ka talaga. Oo. Yung DPWH kasi pupunta sila ngayon to inspect structural integrity of these buildings. From there, hintay namin yung assessment nila kung pwede pang gamitin ito. But definitely the tower, hindi na siguro. Pero walang bakal, di ba? Walang bakal po ito. Kasi kung itlog o yung tree bark ang ginamit na pandikit ng mga brick, problema natin talaga ho yan, Father. Yes, kaya? Yes. Problema, ma'am. Pero mas malala ang dinanas ng mga nasa epicentro ng lindol, ang bayan ng Tayong sa Abra. July 1990, nung tinamaan ang 7.7 magnitude na lindol ang Baguio, La Union at Nueva Ecija. 32 taon ang nakalipas, probinsya naman ang Abra ang tinamaan ng halos sinlakas na lindol at ang sentro o epicenter nito ang bayan ng Tayong. Sa video na kuha sa palengke, kitang-kita kung paanong nagtakbuhan at nag-iyakan. Ayon sa FIVOX, ang gumalaw na fault line sa Abra may lalim na 17 kilometers na nasa ilalim mismo ng Abra River. Ang Pagyanig naramdaman hanggang sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Lindol! Ang lakas! Aftershocks po. As of 7 a.m. po ngayong July 30, 2022, meron po tayong naitalang recorded na 1,375. Inaasahan po natin na yung aftershocks po ay magpapatuloy ng mga ilang araw, weeks, or hanggang buwan po. Lumilindol na naman. Sira rin ang bell tower ng St. Catherine of Alexandria na naitayo pa taong 1803. Pingas ang bahagi ng fasad nito. Ang debris na gawa sa bloke ng adobe, saktong bumagsak sa may 7 mga motorsiklo. Kinuha na nila kaninang, hindi pa namin alam kung meron pang natabunan. Kasama ang parish priest na si Father Samuel Baruela, sinilip namin ang ilang bahagi ng simbahan. Ito na yung retablo. Ito na yung altar. Yes. Ito lang ang naiwan. And then, dito ito'y delikado. Okay. Pillars na dagito, ikat talaga nga nag-track. Dito lang tayo. Pag nga malam yung apo. Ni, kumusta kayo dito? Apaya. Sa crack na. Sa takot na muling lumindol, ang pamilya ni na Lourdes nagtayo na lang ng tent sa gilid ng simbahan. Kasama ang 87 anyos niyang ina na si Lola Magdalena at ang kanyang tiyahin na 84 anyos naman. Ang kwento ni Lola, 4 na lindol na raw ang napagdaanan niya mula nung maliit pa siya at ito raw yung pinakamalakas.
pito silang pamilya na dito tumigil. Hindi ko alam kung paano sila nagkasya, pero kami, may tatlo. Ikaw, hindi kami natutulog na ma'am, nakaupo na lang. Nakaupo. Sa kabisera ng Abra, sa Bangged, marami ring mga bahay ang pinadapa sa malakas na paggalaw ng lupa. Hindi bababa sa 2,000 ang tantsa ng gobyerno na bilang ng mga gusali at mga bahay na nasira. Tumagilid ang 3-story commercial building ng negosyanteng si Danjay. So malaki-laki na wala sa puhunan mo. Ganun na rin siguro mo, mabuti nga, ganyan mo na nangyari. Isa yung may nawala sa amin. 9 taon din na napundar ko yan. Hanggang ngayon, hindi pa ako makakain na maayos. Kasi siyempre, isipin mo yung pinagpaguran mo na ilang taon, segundo lang nawawala. Maliban sa tinda nilang sako-sakong mga feeds at motorcycle parts, isa pa sa natrap sa kanilang gusali ang isang dekada na niyang tauhan na si Alberto. Nandun po ako dyan sa third floor. Nung lumindol na po, tabakbo na po ako pababa hanggang sa makasilip ako ng maliit na butas, doon na po ako lumabas. Nakakala ko uling buhay ko rin. Ang iba na walang ligtas na mauuwian sa evacuation center sa tapat ng Abra Provincial Capital tumutuloy. Ano aming titao dito? Marami ma'am, nasa tulang wakil. Ma'am, basta kaya ma'am, walang tubig na may marami pa ring mga bahay walang kuryente, pila balde sa tubig. Galing po sa water district. Gayunman, sa kabila ng kawalan, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Gaya ng grupo ni Doktora Milagros na voluntaryong nagpakain ng mga sundalo. This is a catastrophe. So we should not forget the Lord. 2 oras mula sa bayan ng Bangged, ang Vigan City na nadatnan naming parang ghost town. Nito lang pong Marso ay narito tayo sa Vigan para sabayan sana yung pag-usbong muli nung kanilang pagbubukas ng industriya ng turismo. Paano ngayon itong kali, Krisologo? Ngayon po ay sarado muna sa mga bisita kasi sa nangyaring ang lindol dito sa Vigan ay may mga nagbagsakang mga parts sa mga bahay. Mm-mm. So kailangan isara para maiwasan yung sakuna. Hindi naman lahat dito sa Krisologo nasira kasi marami daw sa mga istruktura dito na reinforced na through the years. Maliban na lang yung katulad nitong bahay sa likuran ko na talagang nag-crumble yung rooftop. Sana magbukas na. May balita na ba kung kailan? Hopefully, mga 3 hanggang 4 na araw po siguro eh. Wow! 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 Taong 1990, nung huling yanigin ng malakas na lindol ang Northern Luzon, kung saan ang pinakanapuruhan, Baguio City. Life goes on here in Baguio City despite the grim reminders of a tragedy. Indeed, recovery is a slow process, but there are a lot of signs and a lot of hope that the city will live again. Bagamat mas malakas sa magnitude 7.7 ang lindol noong 1990, tila mas mabilis naman daw ang lindol sa norte sa linggong ito. Sa pinakahuling tala, hindi bababa sa 10 ang nasawi sa lindol. Bilang na ang isang construction worker sa La Trinidad sa Benguet. Meron ding napaulat na mga nawawala. Ang ikot-ikot ako dedalan. Pak! Nagnervyos na ako. Tingnan ko, lumubog yung building. Malaking pinsala rin ang inabot ng probinsya ng Mountain Province, kung saan kabi-kabila ang landslides. Sa bayan ng Bauco, abot-abot ang panalangin ng mga residente. Kung paano sasagipin ang 4 taong na-trap sa St. Mark the Evangelist Chapel na inabutan ng lindol sa kalagitnaan ng kanilang Bible study. Sa video, maririnig pa ang iyak ng mga bata. Yung dalawang bata po na natrap ay pamangkin ko po. Nakikita ko sila na re-rescue is naaawa at natatakot po. Imbukos po ay for me sinoksin anak po at si kakadali sa ama. Ang rescue tumagal ng halos 1 oras. Sa awa ng Diyos, ligtas silang lahat. Magtawa kayo ng resipyo. Magulhul po ako nung
nakita kong lumabas ko yung ulo ng isang pamangkin ko. Wow, wow, wow! So huwag po tayong magpapanik. Kapag nasa loob po tayo ng isang building or nasa loob po tayo ng bahay, tayo po yung mag-duck, cover, and hold. Kung meron po tayong makikita na malapit na lamesa, pwede po tayong lumusot sa ilalim at hawakan po yung mga paa nito hanggang sa matapos po yung lindol. With regards to retrofitting, I have to make it stronger. Yun yung isang part na talagang alanganin. Kagaya ng flooring for it not to actually collapse. We are promoting yung risk management through preventive maintenance at tamang paraan sa pag-preserve ng ating mga heritage structures. Huwag na nating antayin yung mga severe damage na dulot ng mga lindol or ng mga bagyo by continuously monitoring yung kanyang kalagayan. Mahalaga na kailangan mapanatili natin na sila ay nasa magandang kondisyon. Mas lalong tatatag ang paniniwala namin dahil sa pagsubok na ito. And I know, ang Panginoon natin nandyan pa rin, gagabay sa amin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.